Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, isang minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Ang mga nominado para sa Best Radio Field Reporter at Best Radio Newscaster. Best Radio Field Reporter, Norberto Bean Formento, DCRH-AM, Manila Broadcasting Company. RH 911, Bean Formento ng DCRH. Golden Dove Award for Best Radio Field Reporter. Norberto Bean Formento, DCRH, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po na nagbabalik na Mr. Bing Formento ng DZRH, maraming salamat po. KBP, thank you very much sa honor. On this corner, the secret agent 911 from the informative secret service of DZRH. Lilinawin ang mga kontrobersyal na issue. Ito ang inyong Defense Corner. Tatalakay ng mga isyung pambayan. At handa ka na bang dumipensa? Let's get ready to rumble! Itong pinakamalaki sa ating kasaysayan sa higit 30 taon. I feel great pain in saying it and I feel genuinely sorry kasi minahal ko siya. Nobody can dictate what was his opinion. Another times, four times as a matter of fact. Kung sasabihin niya lang lahat dito yung nai-share niya. Aarangkada na! Mabilis! Sumasagitsit! Umilag ka! Baka ikaw ang tamaan ng depensa! Ito na ang Defense Corner! Defense Corner! Upakan ang mga kontrobersyal na issue, palatan ang mga katwiran, kasama ang nag-iisang katoto at babes ng bayan, si RH 911, Bing Formento, at Karen O. Yong, Defense Corner! Sigin kayo ng mga issue dito sa DZRH. Isang pinagpala at mapayapang umaga, Pilipinas kong mahal! Naimbag nga aldaw ka na kayo amin kakabsat! Mapiang agaw ni kamong amin tatunta Cagayan Valley! Mayapong adlaw kay Kongan. Diyos marhay na aga sa indyo gabos. Maayong adlaw sa inyong atanan. Buenos dias hermanos y hermanas, amigos, amigas. Biyadi na kamo katantan mga mastay manghud. Mapya mapita sar kanulangon saan sa Maguindanao. Mapya kapipita pangarisan sa Ranao. Pilipinas nating mahal, ngayon po ay September 26, 2010, Anno Domini in the Year of Our Lord, araw po ng Linggo o Domingo. Yan po ang ibig sabihin sa Italiano, Anno Domingo, Anno Domini. Ito po ang katotong Bing Formento, minus po ang kasama nating babes ng bayan, siya po ay nasa bahay paggamutan. Beloved Islas del Pilipinas, good morning po sa inyong lahat. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Batanes Island hanggang Tawi-Tawi. Yung mga numero po natin at tinatawag nating mga... Ano tawag niyan? Text... line ay naka-superimpose po sa ating screen ng television, ano? At sa kabuuan po nating programa ay babasahin po namin inyong mga opinion, maging ito man po ay pros or con, o kaya ay pabor o kontra. Siya nga ho pala mga katoto, alam niyo ho ba ang salitang cellphone ay imbensyong Pilipino? Yes. Alam ho ninyo, dito lamang sa Pilipinas tinatawag na cellphone ang cellular phone.
Dahil sa lahat ng panig ng mundo mula Amerika hanggang Hong Kong, ang tawag ng mga dayuhan sa cellphone ay mobile phone o just plain mobile. Dito po lamang sa Pilipinas, tinatawag na ball pen ang ballpoint pen na siyang tamang tawag. At dito lamang sa ating bayan Pilipinas na Xerox copy ang photocopy. Hindi siguro alam ng iba nating kababayan na brand name ang Xerox. Ito po ay brand ng Fuji Xerox of Japan. Ang balita po namin ay nagagalit daw po yung Fuji Xerox ng Japan sa ating mga Pinoy dahil ginagamit nating generic term ang kanilang brand na Xerox. Kaya sa susunod po, sabihin nating photocopy. Photocopy, hindi ho Xerox. Napag-usapan na nilang po natin ang mga brand names sa mga ito sa pagsisimula natin pala tuntunan eh. Ang ginawang generic term, ito po na isisimula sa Colgate para po sa toothpaste. Yung Frigidaire naman para sa refrigerator. At yung Kodak ho naman para sa camera. Ang dami pa mga brand name na ginagawa natin generic term. Aware kaya ang mga kababayan natin na brand names ang Katol, yung Clorox, yung Kleenex at Kotex. At ang iba pang mga brand terms ay yung Tabasco para sa manghang na sauce, Scotch tape, Pampers, Pentel Pen, Jacuzzi at Styrofoam. Oho, brand name po ang Styrofoam. Mga katoto, ang Styrofoam ho ay brand name ng Dow Chemical para sa polystyrene. Sana po ay nakatulong tayo sa ating mga kapatid, kapamilya, kapuso, karanso, kaibigan, kapitbahay at kabagang at nadagdagan po ito ang kanilang nalalaman. Isang hirit pa. Meron pa ho ako. May gusto pa akong idagdagan ho. Lagi po nating sinasabi na master's bedroom. Grammatically wrong po ang master's bedroom. Dahil ang tamang English po ay master bedroom. Okay? Wala po yung ating kaalyada sa umaging ito, pero mambubulabog na rin tayo ngayon. Magigising na po tayo dahil very positive ang kasabihang the early bird catches the early worm. Lahat po kasi ng mga milyonaryo at bilyonaryo ay puro gising na ngayon sa mga oras na ito. Katulad po ng mga mayayaman, milyonaryo po sa bansang Amerika. Katulad ni John Rockefeller J., Paul Getty, Howard Hughes, Gertrude Vanderbilt, Whitney, Aristotle Onassis ng Greece, Alfred Krupp ng Germany at marami pang ibang the filthy rich and the notorious famous. Araw-araw na ginawa ng Diyos, madaling araw pa lamang gising na sila. Kaya kumustahin natin ang ating mga kababayan, lahat po naman ng ating mga kababayan sa buong mundo. Yang ating grupo ng APAP Batangas yan. Magandang umaga sa inyo. Colonel Jerry Samudio, sina Medj Kahanding, si Mar Calaw, Mar Amparo, si Ped Calaw, si Ding Andal. Good morning, Colonel Villarreal, Colonel Hunggo. Ang mga suki natin eh, alam mo, lagi po namin tinatawagan ang pansin ng ating mga katoto, lalo na po yung ating mga sundalo at rebelde, mga muslimano, kristyano. Matatamo lamang natin ang kaunlaran kung tayo magtutulungan. Ibaon po ang hidwaan ng kahapon at kasalukuyan upang matamo natin ang kapayapaan. Ano ho? At sana po, magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating bansang ginagalawan. Meron tayo nagtatanong yung suki natin daw dito, nag-text ka agad, no? Meron daw ba tayong itatampok na kabayanin ng ating sundalong Pilipino? Meron po. Sa kabuong po ng ating defense corner ngayon ng umaga, muli ko pong ilalahad ang isang true story ng kabayanihan nating mga kawal Pilipino. At isa ho siyang sundalo ng Philippine Army. Abangan na lamang po ninyo dahil sure tayo na ang ating itatampok na tunay na kasaysayan ng isang sundalo ay hindi po lamang kapupulutan ng aral kundi magsisilbering inspirasyon. Hahangaan natin hindi lamang ang kanilang katapangan kundi pati na ang kanilang dedikasyon sa tungkulin. Sundalo ng Alpha Company dyan sa
Sitio Alakaak o Sitio Bisay, Barangay Alakaak, Santa Cruz, Occidental, Mindoro ng 80th Infantry Battalion ng Philippine Army. Mamaya po yan, ano? Okay. Meron po kayong katanungan, pwede nyo na pong i-text sa inyo. Good AM po dyan sa lahat ng mga kababayan natin sa Mindanao. Mamaya po babasahin natin yung mga text message po ninyo, no? Sabi dito sa isang text natin, what is the difference between a single man and a married man? Alam po ninyo, ang married men live longer than single men do. But married men are also a lot more willing to die. Ito ho, may tanong po ako sa inyo. Ako magtatanong po sa inyo. What is the difference between stress, fear, and panic? Okay nga, sige nga po, i-text ninyo. Uulitin ko. What is the difference between stress, fear, and panic? Meron din pong catch ng konti yan. Ano hong final answer ninyo? Sige nga, sige nga. Oh, ayan. May nag-text ka agad, ano? Sabi ng texter, stress is when your wife is pregnant. Fear is when your girlfriend is pregnant.